Bago mananghali kanina, nagtapos ang halos 2 taon at 5 buwang pagkakakulong ng mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon. Marso 22, taong 2014, nang masakote ng militar at pulis ang mag-asawa kasama ang 5 iba pa sa barangay Zaragoza, bayan ng Aluginsan, sa Cebu. Sa naghihintay na piket sa labas ng Campo Crame Dumiretso ang mag-asawa nang makalabas sa kampo. Pero halos di makausad sa harap ng madaming photographer at cameraman na naghihintay sa kanila. Pasasalamat at pagpapatuloy ng pakikibaka ang mga unang salitang binitiwan ng mag-asawa sa pagharap sa publiko kanina. Kami ay malaki ang tiwala na susulong at makakamit ang mga pagkakasundong pangkapayapaan. Ang mag-asawa ay nakatakdang umalis papuntang Oslo, Norway, sasalang bilang consultant ng NDF sa pormal na yugto ng negosasyon ng pamahalaan at ng grupong komunista. Ayon sa NDF, umaabot na sa 17 ang consultants nilang nakabilanggo na napalaya. Inihayag naman ng Communist Party of the Philippines sa isang press release na umaasa pa din silang mapapalaya lahat ng 22 nilang consultant na nakabilanggo para makalahok sa negosasyon. Kinilala nila ang pagsisikap ng Duterte administration na matupad ang mga obligasyon sa mga dating kasunduan tulad ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Tiniyak naman ng AFP na igagalang nila ang desisyon ng hukuman at susuportahan ang hakbang ng Pangulong Duterte sa paghahanap ng kapayapaan. George Carino, ABS-CBN News.